15 medalya mula sa Southeast Asian Games mula 1983 hanggang 2001. Yan ang proud na ipinakita ni Elma Muros na isa sa mga athletics legends ng Southeast Asia sa long jump, 100 meter hurdles, 100 meters, 200 meters, 400 meters at pati heptathlon. Sa edad na 52, binalikan ni Elma ang mga panahon ng pakikipagsapalaran niya para sa Pilipinas sa SEA Games. Mabigat sila makakita ng Lydia De Vega, Elma Moros na all around, walang reklamo, patay kung patay. Sa isang laro po lang, yung hepta lang, 7 event po yun eh. Plus ang individual ko na 100 yarders, long jump, tapos 400 yarders, plus ang relay mare. Pero nakaya ko, nakakaiyak, pero... Ang sarap balikan, ang sarap talaga. Hindi ko ni ma-imagine paano mong nagawa yun, Elma. Matinding training ang pinagdaanan ni Elma. Makuha lang ang gintong medalya para sa bansa. Iba ang nararamdaman ko noon eh. Sariling sikap, dudubli pa ako sa sikap. Ang hirap ng training, Maring Dayan. Super, pinaghirapan ko talaga. Tatlong beses ako mag-insa isang araw. Happy si Elma na dahil sa pagko-coach niya sa Brent International School, nakakuha ng scholarship ang kanyang dalawang anak. Si Clarice, nag-high school sa Brent, college sa Ateneo at ngayon nagma-master sa Amerika. Ang lalaking anak si George ay nasa 11th grade sa Brent. Hindi man ako mayaman, pero yung sinusukli nila yung education ng anak ko, pasalamatan ko na yun at nagde-develop din yung anak ko sa sports. Lakas tumalo, naging volleyball player. Sa mga Pinoy athletes na sasabak sa darating na SEA Games, may mensahe ang Iron Lady. Grab the opportunity. Kasi ang sarap magbigay ng karangalan sa ating bansa. Huwag basta sumuko, lalo na pag pinaghirapan niyo at ininsayuan mo ng taon, ito na yun. Bukod sa pagko-coach sa mga kolehiyo, consultant din si Elma ng Philippine Sports Commission. Diane Castillejo, ABS-CBN News.